siguro te growth mindset din. Kasi parang minsan habang nasa mundo ka, parang feeling mo, parang ako, nung bata ako, feeling ko hindi ako mag-strive sa mundo na puno ng extrovert. Kasi feeling ko may kulang sa akin. Parang feeling ko tinake on as a challenge ko rin yun na parang kapag parang kailangan ako mag-strive dahil kailangan ko mag-grow. Kailangan ko ma-achieve kong goal na to. Hello, hello! Welcome back to Kuda Serye, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan at magkukudaan lang. At ngayong episode ay may bago na naman po tayong pagchichismisan at may bago tayong guest, syempre. At ngayong episode, ang naisip kong pag-usapan ay paano nga ba magsasucceed ang isang introvert at extrovert sa workplace. Tinatawagan ko po ang aking friend na siya ay self-proclaimed introvert po. Kat Ebora, pasok. Hi, te. Hi, te. What's up? Oh, parang ang bakul na what's up. Nakakadiri. So, kulkid ka. Kulkid ka, te. So, konting intro lang kay Kat Ebora. So, si Kat Ebora po ay aking college friend. Though, mas close, mas naging friends kami ngayong nagwo-work na. Pero nakilala ko siya sa dahil din sa aking org. So siya rin po ay from UPLB. Bendang-benda po dito ang mga UPLB at DEFCOM. So kami-kami lang po. Huwag na kayong mag-expect ng iba joke. So syempre, inuuna ko yung mga ka-close ko. So ayun, te. Yun lang. Kamusta naman? Paano ka nag-a-adapt ngayon? Quarantine. Ano? Nandito ko sa LB. Umuwi ako na LB. Wala, normal day. Pero ano, parang work, ganyan. Kasi syempre, wala ka nang ibang gagawin. Tapos, ano din kasi kami, nag-respond kami sa COVID ngayon. So, medyo haggard work-wise. Pero, yun nga, nandito lang ako sa bahay. Yun nga, nabanggit ko na ang gusto kong pag-usapan dito sa ating episode ay introvert versus extrovert sa workplace. So, ikaw, sinasabi mo, introvert ka. Diba? Hmm. Hindi ba? Di ba? Parang sungit mo. Galit. Oo, bakit? Ano? Introvert ako. Introvert ako kasi parang, so, parang ngayon medyo, feeling ko medyo naging improve na. Pero dati talaga, as in parang, hala, may tao, ganyan. Yung pag, halimbawa, lalo doon sa una kong work, yung parang, halimbawa, may dumating na dating doon nag-work, tapos nakaupo ako sa sulo ko, alam, may tao. Parang gagawin ko lahat para maiwasan lang yung small talk. Social, sobrang social interaction. Sobrang daw akong sa small talk, kaya alam na alam mo yan. So, yung mga ganun, sobrang ano siya sa akin, sobrang uncomfortable ako. Yan. Yung ganun. So, te, yung ngayong quarantine, work from home ka, di ba? Kami din work from home. Hmm. Mas gusto mo ba yan? Mas, kasi marami-rami ako nababasa sa mga memes na yung mga introvert mas beneficial daw sa kanila tong work from home. Wala masyadong nakikitang tao. Ikaw ba? Ako, tenong una, ano, parang okay lang sa akin. Parang at one point kang ginusto ko pa siya eh. Kasi parang, ano, walang hassle. Pagising mo, work na agad. Hindi ka na magko-commute. Hindi ka maliligot eh. Mm-mm. Or, alam mo yon, parang wala, relax. Feeling ko, relax. Pero, nung ano, parang tumatagal. Lalo pag nakakausap yung mga extrovert friends, so parang sabi nila, shit, ang haggard itong work from home na. Kasi nga parang, sa kanila kasi, they get energy from other people. Ako kasi hindi. So parang kaya ko na nasa bahay lang ako, ganyan. Pero nung tumatagal, then na-realize ko nangyari yon na parang, na-realize ko na namimiss ko ang mga tao nung nag-quiz con tayo, ang college friends. Kasi every weekend, nag-quiz night kami ng mga college friends. Yan. So, yun. Parang feeling ko, na-miss ko yung may kakwentuhan, kakatawanan, ganyan. Kasi sa bahay, syempre, nagkakwentuhan din naman kayo ng pamilya mo. Pero iba yung mga topics, syempre, ng mga college friends, yung kaibigan, ganyan. So, parang, yun, feeling ko nakatulong din yun to keep me sane. Ganyan. So, parang, hindi ko masasabing totally na gusto ko yung work from home setup. Mostly din kasi parang, halimbawa, pagising mo ng umaga, work na agad eh, wala kang, yung akin kasi halimbawa, yung pagpapasok ako sa office, parang time ko yun for myself eh, time ko to
makinig sa music, kumanta mag-isa, yung ganyan. So, parang nawala yung parting yun. Or makikinig ako sa podcast, ganyan. So, parang nawala yung parting yun doon sa routine ko. Tapos, pag-ising mo, trabaho na agad. Tapos, wala nang boundaries eh, doon sa work, tsaka yung rest. Dahil, yun nga. So, yun yung parang disadvantage sa akin. Pero yung tipong hindi ko na kaya na parang mababaliw na ako dahil wala talaga interaction. Eh, hindi. Kaya ko yun. Kaya naman. Kaya ko. So, ako naman, hindi naman ako din super extrovert. Like, rah! Everyone! Ganon. Hindi ako yung OA. Ganon. Ano lang din. Nag-a-adjust din. Tapos, parang, di ba, sabi mo nga, na pag-uusapan natin na sa una awkward talaga ako. Tapos, kapag naging comfortable na ako dun sa mga tao, dun ako nasisimulang maging extrovert. So, ako naman, hindi rin siya sobrang hirap din for me. Parang okay lang din. Pero yun nga, nakakamiss yung mga interaction with friends na nagchichismisan kayo. Minsan, sa gitna ng work, yung may chichismis ka lang, gano'n, pwede mo lapitan. Ngayon, syempre, chat-chat na lang. Tapos, after work, pwedeng lumabas. Tapos, wala. Kakain sa labas. Kakain sa labas. Oo, na, yun yung medyo nawala ngayong quarantine. So, te, paano ka, sa tingin mo, paano ka naging ganyan? Paano nag-start yung pagiging introvert mo? Ano, feeling ko, ano, at some point, feeling ko inborn siya. Pero feeling ko din, shape siya syempre ng experiences mo nung mula pagkabata. Kasi ako, nung first 5 years sa buhay ko, nasa US kami kasi nag-aaral yung tatay ko. So, bumalik kami, parang yun yung time na parang feeling ko sinishape ang pagkatao mo ganyan. Kasi parang 5 years old yata. Malik kami dito sa Pilipinas. Tapos parang, syempre buhay Amerika ka kahit hindi naman kami mayaman nun. Pero parang, syempre iba yung buhay sa Amerika, iba yung buhay dito. Dumating kami, September yon, 5 years old ako. Diba ang pasok dito, June? So, pagdating namin, papasok na ako sa school, parang siguro mga 1 week or 2 weeks lang na pagkarating namin. So, marunong ako mag-Tagalog doon, pero syempre iba yung accent ko kasi lumaki nga sa tanga sa US. So, parang, syempre, parang pagdating ko doon, pinakilala ko sa mga klase ko, ganyan, para siguro mga 20 or 30 kami sa isang room. Tapos, syempre, dahil iba, hindi ako makafit doon sa kung ano yung norm nila. Parang ano, parang awkward for me na makipaghalubilo or kung kakausapin ko sila, hindi nila ako kakausapin. Yan, medyo tanda ko yun kahit 5 years old lang ako. Na parang feeling ko medyo, ano siya sa akin, medyo natakot ako na parang hindi na ako, mula nun, hindi na ako masyadong comfortable makipaghalubilo sa tao. Tapos meron lang ako nun na isang friend. Naging friends kami kasi binigyan niya ako ng sharpener. Sabi niya, to you from me. Na ganyan. So, parang, syempre, 5 years old eh. So, bahagya ka pang, di naman, yung mga bata naman ng time natin, di ba, hindi katulad ng mga bata ngayon ng mga imbisera. So, parang effort yun para dun sa mga tao. And effort for me din na mag-aral, mag-Tagalog para maka-fit in dun sa mga kaklasiko. So, yun te. Tapos mula nun, the elementary, mula nun, parang isa-isa lang yung friend ko. So, isang friend ng kinder, isang friend ng grade 1, ganyan. Kasi nagro-rotate nun sa amin yung mga, ano eh, yung mga section. So, pag grade 1 ka na, pwedeng may konti lang yung kaklase mo na grade 1 papunta grade 2, ganyan. So, meron lang ako isang friend hanggang grade 5 yata yun. Nung grade 6 na lang ako nagkaroon ng kabarkada. Tapos, nung pagdating ko nung high school, sa public kasi ako pumasok nung high school. Tapos, semi-private yung elementary. So, pagpasok ko nung high school, feeling ko, ano, parang feeling ko nakaangat-angat ako sa mga klase ko na parang mas nakaka-advance ako sa kanila in terms of lessons. Siguro nga kasi galing akong private school before. So, parang ganun. So, parang feeling ko dun na-redeem yung aking self-confidence. Tapos, mula naman nun, parang napa-OA naman yung pabibo ko. Lahat ng org kasali ako, lahat ng student council, lagi ako member, ganyan. Pero ginagawa ko din siya kasi ayokong pumasok, te. Kasi ayokong pumasok, parang... Kasi pag sa public kasi, pag may pag officer ka ng isang org, kasali ka sa activity, eh, best in extracurricular, te. So, parang hindi ako pumapasok, ganyan.
So, feeling ko yun din yung naka-ano nung self-confidence ko, te. Tapos parang, at one point nga parang namang problema na yung nanay ko kasi nagkakating ako, ganyan. So, gawa ko yun nung high school. Until nung college. Nung college, parang ano na yun, nag-ayos-ayos na si te. Kasi parang, sobra din yung pressure ko nun na makapasa sa UP. Kasi yung parents ko, parehong taga-UP. Tapos, sa UP din sila nagtatrabaho. Tapos, all my life, nasa Las Baños nga kami. So, parang, the goal was to enter UP. Tapos, nung, syempre, mababa nga ng grade. Hindi naman mababa, pero parang, saktuhan lang yung grades ko. Hindi, tapos, hindi ako masyado nag-aaral. So, nung opya lang ako. So, parang, ang ano ko talaga, no, makapasa ng UP. So, medyo pressured ako. Tapos, sabi ko sa sarili ko, pag nakapasa ako ng UP, magtitino na ako. Tapos, kasi yung mga parang, di ba yung parang kayo nun, parang yung tipong, shit, nakawala ako sa magulang ko, inom ako, ganyan. Tinagawa ko na lahat yun nung high school. So, parang feeling ko, nung time na kayo ay walwalan, ako ay parang tapos na. So, parang yun, mula nung high school, nagtino na ako, ganyan. Yun, so feeling ko, dun nang gagaling yung introvert ako, pero at the same time, confident naman ako kung ano mga ginagawa ko ganyan. So, parang half-half. Yun. Oo, gets. Gusto ko yun na ikwento mo simula elementary hanggang college. Talambuhay. Talambuhay pala ito. Naging talambuhay. Life and works of Kat Ebora. Pakipalitan. PI-100. Pero ayun nga, parang ang nakuha ko dun sa kwento mo, parang ano talaga, minsan yung personality mo sa pagtanda ay nagro-routine yan kung ano yung naging experience mo nung bata ka. Na yun nga sinabi mo nun ng parang kinder ay ang tawag dito, yung hindi ka masyado pinapansin ng mga klase mo kasi nga Englisher ka, gets ko yun. Parang ako naman, hindi ko maalala kasi na yung masyado yung element. Buting ang galing mo, inaalala mo yung mga elementary days mo. Ako na ko na. Pero parang ang naalala ko, nag-start ako maging parang pabibo na extrovert, ganyan. Ay, nung high school, na parang nare-recognize na yung na marunong ka. Parang nung elementary kasi, parang ano eh, hindi rin ako laging honor student, gano'n. Pero lagi, wala ako dun sa cream section, kung tawagin. Tapos, nung grade 5 at grade 6 lang ako napunta doon. Tapos, ang daming magagaling. So, hindi ako naging honor, ganyan. Tapos, nung pagdating nung high school, ayun, doon na yun, laging ang honor student. Tapos, parang, ako, hindi ako proud sa high school life ko kasi medyo mayabang ako nung high school. Yung, ako yung nambubully. Shout out po sa mga classmate ko nung high school. Alam niyo, no? Nabully niya. Kaya, ako yung nambubully kasi parang, ewan ko, juritsa ko dun sa high school self ko na yung medyo mayabang kasi nga parang may napatunayan kasi lagi akong president ng klase. Hindi, feeling ko kasi pag high school ka, ano eh, pakul ka, yung parang gusto mo kul ka lagi. Oo, parang nakaangat-angat ka dapat lagi sa mga klase mo. Parang ganun yung stage sign ng buhay. Totoo. So, sorry po sa mga nabully ko nung high school. Pinagsisisihan ko yun, te. Yun nga, parang doon, feeling ko yung pagiging extrovert at pagiging yung ang pabibo ay kapag confident ka rin sa sarili mo, no? Kapag alam mong magaling ka sa ano na to, sa field na to, or sa aspeto na ito. Wow! So, ayun. Nung college naman, te, dahil nga nakapasa ng UP, gusto ko yung nakwento rin ako ng talambuhay ko. Medyo naging, talambuhay namin pala ito. Ang podcast na ito. Ano, parang mas, doon naman medyo bumaba yung confidence ko kasi ayan na talaga, ang dami na talaga magagaling. Parang ang pinanlaban ko ay yung humor na lang. Kasi nung nagka-org ako, doon ko naman nalaman na parang, nakakatawa pala talaga ako kasi benta-benta ako sa org natin. Yung parang konting sabihin ko at ano, ay tawan-tawa sila. So, yun din yung naging way para maging extrovert ako at saka maging maraming friends. So, ayun nga. At saka, ayun nga, hindi ako yung OA na, hey, everyone! Epal! Hindi ako ganun. Good morning! Good morning! Nag-a-adjust. Parang, kailangan medyo comfortable ka nga muna. So, ayun, te. Sige, pumunta tayo na dito na tama na yung high school at elementary. Talambuhay. So, ngayon naman, te, ikaw, hanggang ngayon, nadala mo yan sa work, yung pagiging extrovert, introvert mo. Oo, te. As in, parang ano, yun nga, kwento ko sa yung first work ko, parang hindi, siguro nga kasi fresh grad ako, tapos parang,
wala yata akong kasama, parang wala akong masyadong kasamang fresh grad. Ay, hindi, meron isa, older than me, na isang taon, si Ate Cez. Pero yung karamihan ng kasama namin, yung mga tipong tumanda na doon, tapos yung ano na, confident na sa sarili nila, tapos ikaw, darating ka doon na fresh grad ka, tapos parang feeling ko noon, ang dami ko din kasing gustong patunayan sa sarili ko. Na para feeling ko dapat magaling agad ako kasi galing ako UP. May ganun akong notion na parang hindi, kailangan ko laging patunayan yung sarili ko. So parang siguro yun din. Tsaka feeling ko din ano, parang hindi ko nga kasi talaga kaya yung parang madaming stimulant sa paligid na kung halimbawa yung sinasabi mo na parang hi guys! Ganyan. Pag madami akong kasama na gano'n, nauubos talaga yung energy ko as an introvert. Kailangan ko mag-recharge. So, parang yun. Parang, yun nga, naalala ko, pag may dumarating nun na office mate nila dati, di ba usually papakilala ka ganyan? Tapos, ako papwesto na lang ako doon sa isang sulok na shit, saan hindi na ako makita dito, saan hindi ako pansin. Ayoko talaga mag-small talk. Hindi ko kaya. Tapos, parang pag nag-small talk ako, parang, taga saan ka? Taga LB. Tapos, ganon. Parang dead air. So, hindi ko kinakaya. Kaya mga pa-dead air, hindi ko kaya mag-sustain ng small talk. Siguro nga, until maging comfortable ako, na parang, ewan ko, hindi ko alam. Kasi parang, basta, pag ganun lang, parang pag-acquaintance, medyo hirap ako talaga na sustain a conversation. Unless may kaya kaming pag-usapan na parang something in common na, kunwari, ang napapansin ko ngayon, te, pag nakakilala ako sa work ng taga-LB, madali ako makakonek kasi may something kami na pwedeng pag-usapan. Kaya kong mag-small talk around LB life. Pero pag halimbawa, te, wala kayong something in common talaga. So, bigla kayong nagkakilala. Parang ano pag-uusapan? Tapos, lalo pag introvert din yung kausap mo. So, parang, Kasi ngayon din, pag online meeting, medyo hirap din ako. Kasi parang, di ba pag normal meeting, may non-verbal cues, ganyan. Pero pag online meeting, kasi ngayon parang, shit, pag ako yung host ng meeting, anong sasabihin ko? Eh, ang dami ng tao. Yung ganyan, yung parang, siguro ano din, overthinker din ako, te. Na parang, lagi kong iniisip ko ano sasabihin. Yun. Gets. Yun nga, overthinker. Hindi ko mas doon siya sa overthinker. So, te, syempre, hindi mo naman hinahayaan na ako, iba-iba rin sa iba-iba rin sitwasyon. Parang may time na may work ako na sobrang extrovert ko doon. Yung parang kaya ko makapag-usap ng kahit kanino, ganyan. Pero ngayon, parang minsan, pag tumatanda ka nga, nauubos din yung energy mo. Yung parang pipiliin mo na lang din kung kanino ka magpapabibo, kung saan at kanino ka magpapabibo. Parang gets na. Syempre, di mo na manahayaan na magpakain ka dyan sa pagiging introvert mo, di ba? Parang, paano mo yun minamanage? Siyempre, may mga sitwasyon sa work na workplace na kailangan mong magsalita, kailangan mong makipag-usap. Kailangan paano? Eh, parang, una, ipe-prepare ko muna yung sarili ko. So, parang, may time pa na before, kailan ba yun? Parang, hindi, graduate ako noon. Pagka-graduate ko, feeling ko talaga, isang napakalaking hindrance ito pagiging introvert ko. Kasi nga, feeling ko the workplace and school was built for extroverts. Kasi mula bata tayo, kailangan mag-recite. Kailangan kumanta sa harapan ng mga kaklase kahit sintonado ka. Yung parang ano, feeling ko hindi talaga siya for introverts. Na parang pag introvert ka, hindi ka bida. Hindi ka mag-excel. Ganyan yung feeling. Tapos lalo tayo te sa comms, yung parang kailangan lagi kang may, alam mo yung kailangan lagi kang may kuda. So parang, di ba te, kukuda, yung kukuda ang bida, ganyan. So parang, yun nga, yung na-realize ko yun, parang trinay ko na i-improve yung sarili ko. So may time na mahilig ako magbasa ng self-help books, yung ganyan. So parang isa te sa mga nabasa ko na parang kailangan, para i-prepare mo yung sarili mo, yung body language mo, ganyan, yung parang bumukha ka, kaganyan, tapos huwag ka daw gumanyan. Pag gumanyan ka daw, parang hindi open, parang hindi ka open doon sa sinasabi nung kausap ko, ganyan. So parang yun yung isa doon sa mga tips sa parang feeling ko, hindi ko alam kung dahil totoo, dahil ginawa ko siya, feeling ko confident ako. Pero feeling ko, dahil pag ginawa ko yon, dahil sabi doon sa libro, magiging confident ka, parang naging confident ako, ganyan. So, parang yun yung iba kong ginagawa.
Tapos, a day before, parang, or days before, lalo kung malakihan yung meeting or kailangan kong magsalita, pina-prepare ko yung sarili ko. Parang, okay sa akin actually, te. Parang naalala ko yung tanong mo before na parang, paano ka, parang hindi naman ako introvert kasi kaya kong magsalita sa harapan ng maraming tao, kaya kong magpa-interview sa media, ganyan. Mm-hmm. Pero feeling ko, madali siya sa akin kasi, in a way, scripted siya. Na parang, mm-hmm. Ito yung slides ko. Pag clinic ko yan, alam ko yung sasabihin ko. Pero wala siyang two-way communication na itong si Te ay kung baka kung ano iba to sa akin, ganyan. So parang feeling ko pag ganun, mas kaya ko. Pag structured stuff. Tapos yun, at one point, pinifake ko. Fake it till you make it talaga. Na parang, hindi, kunwari confident ako. Mm-mm. Kung na-reconfident ako, sige, nagawa ko kahit deep inside te, parang kakabug-kabug na talaga yung dibdib ko. Mm-mm. Feeling ko it helps. Kasi parang, parang habang ginagawa mo siya, pag pinapractice mo siya ng pinapractice, eventually, nagiging totoong fair, totoong confident ka na at one point. Dahil nasanay ka nang gawin yun. Gusto ko yun, yung sinabi mong fake it until you make it. Kasi yun nga, parang wag mo rin ngang ipapakita na mahina ka or yung hindi mo, parang okay lang naman din maging mahina, pero kung gusto mo nga din mag-excel or may gusto mong maging productive or gawin yung isang certain activity, ay ife-fake mo rin, no? Yung minsan, yun nga, for example, pag kailangan mo magsalita sa training, seminar, kahit na alam mo ka baka-baka, wala, ipupush mo lang talaga kahit ayaw mo at yun ang inuto sa'yo ang gawin ng boss mo. Tsaka, feeling ko okay lang siya pag yung fresh grad ka, kasi hindi ka pa masyadong utusan niya ng kung ano-anong, alam mo yun, kailangan mo humarap sa taong mag-isa ganyan. Parang, doon ka lang lagi sa ano eh. Pero habang tumatanda ka kasi, parang tumataas din yung mga obligasyon mo sa buhay, sa work. So, parang, kailangan mo talaga siyang i-overcome. Pero parang, yun nga, kilalanin mo din siguro yung sarili mo. Paano ka, kasi hindi naman kailangan lagi kang bibo, hindi naman kailangan lagi yung airtime ka sa meeting, ganyan. Parang, at one point, you can make your work speak for you. Ganyan. Parang feeling ko, lalabas at lalabas din yan, whether tahimik ka or maingay ka. Kasi may mga maingay na tao na maingay lang. Pero wala naman laman. Pagdating naman sa trabaho, diba? Parang wala naman pala. So parang hindi, the world was made for extroverts, pero hindi siya necessarily dun ka lang magta-thrive. Feeling ko may advantage din yung pagiging introvert. Yun. Ayun. Ano yung mga advantage? Pero I agree dun sa sinabi mo na hindi naman porket maingay ay or pabibo ay sobrang galing na. Di ba? Parang marami din nga tayong mga, syempre, matagal na rin tayong nag-work. And dami ko na rin tinamit na parang puro ko dalang. Pero kapag trabaho naman ay wala naman. Gets? Parang, minsan. Pero siguro yun talaga yung strength nila. Yung parang tipong, pero kaya nila, na ganito, na big guy. Ikaw yung pumunta dyan. Pero ako, ikaw yung scriptwriter. Ganyan. Yung parang ikaw talaga yung nasa sideline, nasa introvert. Kasi nga, hindi mo nga bet gawin yun. Pero te, minsan din, na introvert, di ba? Saka parang minsan din, kaya ng extrovert na, hindi ko alam kung paano. Parang linisin yung isang, dahil nga, ikinuda niya na lang. Parang gano'n, nasasalba niya yung isang situation kasi. Finake it. Yun na lang din, finake it niya until you make it. Yung parang, ikaw yung tipong, over-planner. Hindi ko alam, te, kung as an introvert yun or as a person. Ako, laging kung gustong planado yun lahat. So, parang hindi, halimbawa, may isang bagay, parang madalas kasi ako mag-overthink. So, halimbawa, hindi ako makikipag-partner sa isang organization ng ganito lang. Parang kailangan ko isipin yung step by step. Kaya minsan, tumatagal din. Pero ako kasi, as a person, hindi lang sa work, sa life, very planner ako. So, kailangan, ba, ito yung sinabi kong gagawin ko. Ano ba, sa simula ng araw, ito yung ginagawa ko, susulat ko muna lahat ng gagawin ko. Tapos, iti-take off ko yon. Tapos, sa end ng araw, isusulat ko ulit kung ano yung gagawin ko. Parang, yung mga hindi ko nagawa, na hindi ko natapos for the day. Tapos, ganun din ako sa life, ganun din ako. May mga goals ako for the year, may kung paano kung magagawa itong goal na to by that time. Ganun talaga ako as a person. So, feeling ko, isa din yun sa advantage, tipo sa work, na parang
ayun nga, parang you plan everything out na hindi necessarily ikaw yung mag mag-execute, pero it, at least sa plano mo lahat yun. Yun yung isa sa ano, advantages. Tapos feeling ko, yun nga, parang medyo OC din ako eh. Hindi ko alam ko dahil introvert ako, pero parang pag nagbas, manibang may pinasa akong document, gusto ko lahat ng details nandun na. Hindi ako yung tipong makapasa lang. Ganyan. So yun, yun feeling ko yung ano, advantages. Gets ko. Parang baliktad. Ako kasi as a person, ano ako, 'di ba, extrovert nga. Parang hindi ko alam kung may connect din 'yon na right brain. Right brain kasi ko, so more on creative. So tay lagi ako yung nakakamiss ng yan yung talagang sakit ko. Lagi ako nakakamiss ng details. May mamimiss ako diyan. Parang laging tinitingnan ko kasi yung as a whole. Hindi ako masyadong detailed. 'Yun yung ano ko, weakness ko talaga din. Siguro iba-iba lang din talaga. Oo, iba-iba ako din. Naman very detailed talaga ako kasi. Yun tay, parang ano naman, punta tayo sa ano naman. 'Di ba sinabi ko nga kanina yung advantages ng extrovert. Ito naman yung mga based sa experience ko, yung mga disadvantages. Gusto mo yung paiba-iba ng pagiging extrovert. Kasi may time nga na, lalo na kapag sobrang comfortable ko na nga dun sa isang place or sa isang work, ay sobrang give na ako sa lahat ng bagay. Tapos minsan, pag give ka, ikaw na lagi naman. Yung parang, nakakaubos ng enerhiya kasi ikaw na lagi yung laging isasalang sa ganito, lagi ikaw na, yung ikaw ang natuturo. For example lang, specific example lang na doon kasi sa dati kong work ay laging may mga performance, laging may mga pasayaw, pa-perform and all. Nung mga una, syempre, dahil bago ka, edi go kapag ikaw ipinush na sumayaw-sayaw di yan, edi ikaw go. Tapos te, nung parang nalaman nila na ikaw ay maalam naman, lagi na lang ikaw. Ikaw na minsan parang nakakahiya na, parang po, lagi na lang po ako, tama na. Yun yung ikinapagod ko din sa pagiging give na give. Kaya ngayon, yung sa work ko ngayon, hindi na ako sobrang give na give. Yung parang may mga skills ka na parang tinatago mo na lang. Gets mo? Kasi baka maitusan ka. Siguro dahil as part na rin na tumatanda ka na ayaw mo na rin na masyado ng maraming responsibilities. Yun din. Parang ngayon, sobrang lucky ko na dun sa dati kong office. Siguro kung makikita ako ng mga dati kong office mate at sa ngayon kong office, sa ngayon kong work, sobrang iba ako. Parang, pero minsan nalalaman din nila na yan, ay kay Pabibo. Lalabas at lalabas. pero parang nag-decide ka na lang na, hindi, may division. Kasi te, feeling ko nung mga unang taon nating nagtatrabaho, te, wala talaga division. Naalala ko din yung mga kwentuhan natin na parang noon, ano, parang laging work-work, tayo yung boss ko, tayo yung office mate ko, ganyan. Alam natin lahat ng office mate mo, lahat ng office mate mo, alam mo. Pero tayo, dumating na tayo sa point na tayo, wala na tayong pakialam mo na trabaho. Sa work, oo. Yun nga, yun ang pag-usapan na rin namin to ni Dusty na parang tayong mga sobrang close friends, hindi na natin masyadong inaalam yung specific na detail nung ginagawa mo. Pero nung mga bata tayo, tayo yan lagi yung ating topic. Anong nangyari sa office mo, ganyan. Anong nangyari sa work. Sa mga office mates mo. Oo, tayo, alam yung mga pangalan ng mga office mates. Alam yan, tayo. Wala lang. O, kasi nga dapat din talaga, natutunan natin na habang tumatanda, may life ka outside work. Parang yun yung sinabi ko, nang isang beses nagkakwentuhan tayo na, hindi nyo nga alam to yung mga nangyayari sa office ko ngayon, sa work ko eh. Kasi paglabas ko, ako ay si Jazz na YouTuber na ngayon po ay podcaster na. Parang iba ako sa office, iba yung life ko outside work. So, ayun, tayo balik tayo dun sa ating daming chismis eh, no? Teka, saan na napunta? Oo. Sa tingin mo ba, tayo, may mga missed opportunities ka kasi introvert ka na parang pinagsisisihan mo na, ay, sana nag-push ako dito or mas naging extrovert ako sa sitwasyon na to. Meron bang mga ganun ka? Ako, te, wala naman yata. Parang wala akong maalala on the top of my head. Parang wala. Pero ano kasi, parang ako kasi, di ba nga, planner ako. So, halimbawa, gusto ko tong gawin. Halimbawa, kakalipat ko lang kasi ng, hindi ko pakalipat ng work. Kakalipat ko lang ng bagong post. Uh-huh. So, parang pag sinabi kong gusto ko yan, gagawin ko lahat para makuha ko yan. Parang ganun ako eh. Parang pag plinano ko, talagang planado ko kung paano ko makukuha yan. Paano ko gagawin. Halimbawa, yung current work ko ngayon,
Di ba nung nagde-DevCom 70 tayo, meron kasi kaming course nung college na interpersonal communication. Meron doon dream book. Kaya naalala mo, gagawa tayo ng dream book. Kasi wala talaga akong dream. Isa lang yung dream ko. Makapagtrabaho. Kung saan ako nagtatrabaho ngayon. So, yun lang. Kaya nag-invento na lang ako kasi kailangan daw madaming dream. Yung parang nag-invento. Siyempre, na-pressure ka sa mga klase mo. Yung mga klase ko ay nagsabi na kailangan may malaki silang bahay by 25, yung mga ganyan. So, yung mga part na yon ginaya ko sa mga klase ko. Pero yung talagang dream ko lang, I think sinasabi ko yun sa inyo mga kaibigan ko, makapagtrabaho kung saan ako nagtatrabaho ngayon. So, hindi ko alam, pero pag, ako kasi pag sinulat ko yung isang bagay, or pag actually hindi ko sinasabi, meron akong listahan kung ano yung mga gusto kong gawin. Pag sinabi ko na gusto ko yung gawin, halimbawa, yung makapagtrabaho dito. Parang subconsciously, yung mga ginagawa ko ay napupunta doon. So, halimbawa, yung course natin ngayon, tinatak ko sa utak ko na magtatrabaho ako sa isang international organization after ko graduate, which happened. Uh-huh. Tapos, nag-resign ako, nag-masters ako. Tapos, lahat ng topic na, kasi sa masters, puro paper. So, lahat ng paper na gagawin ko, related sa kung ano yung gusto kong gawing thesis. Tapos yung thesis ko, kailangan connected doon sa gusto kong pagtrabahuhan para pag nakita nila yung CV ko, nakita nilang nandun na parang, interest mo na talaga yun. Parang gano'n. Kahit hindi yun. So parang planadong ko yung mga bagay na, yun nga. So parang, ang point ko ay, pag sinabi ko na gusto ko yung isang bagay, hindi ko mamimiss yung opportunity kahit introvert ako. Kasi sinabi kong, parang kaya kong gawin yung lahat para makuha ko yung isang bagay. So, yun. So, feeling ko, wala, layo na ng tanong. Feeling ko, wala naman ako na-miss. Kasi nga, gagawin ko naman ang lahat kung gusto ko. Wala naman pala. Tinami mo sinabi. Hindi. Hindi, kasi sobrang siguro nga, sobrang planado mo. Kasi hindi ako ganyan. Sobrang ako, I go with the flow lang kung ano din dumating, kung anong makita kong opportunity. Parang hindi ako yung talagang dati pa, alam ko na ang gagawin ko. Ang alam ko lang, gusto kong mag-artista. Pero alam mo yung MMA lang na dream yun. Na... Okay, parang at one point na naiingit ako sa inyo. Kasi parang, ako ay parang very tuod na parang alam ko. Kasi ito yung gusto kong gawin. So, dire-diretso lang ako. Pero kayo, yung parang, naka-explore kayo, ganyan. Ikaw, nakapag-podcast ka, nakapag-vlog ka. Kaya ako'y walang confidence sa ganun. Tapos parang, naniniwala kasi ako tayo sa gut feel. So yung parang, pag naramdaman ko na hindi siya para sa akin, hindi ko i-go-go-in. Kahit feeling ng mga tao ay parang, sayang yung opportunity, ganyan. Pero feeling ko hindi siya para sa akin. Feeling ko may darating na iba na opportunity na parang mas para sa akin. Ganun. Na parang maganda yun, te. Kasi ako minsan kahit feeling ko na ay hindi para sa akin, tatry ko pa rin. Tapos, kahit alam mo na yung ending. Pero hindi. Iba pala. Joke lang. De, pero, minsan tuloy. Minsan may ganun ako na parang feeling ko, sige na nga, tatry ko pa rin. Mga ganun. Ate. Ano naman? Bilib ako sa inyo doon sa ganung kasi nga, parang mas ano kami, parang mas free. Yung I'm Parang ang dami mong na-experience. Parang ang dami mong maikikwento sa mga anak mo pag tumanda. Hindi naman, pero ang galing. Ikaw naman din, ang galing mo naman din dyan sa field mo. Feeling ko kasi nga, kanya-kanya naman tayo. Kanya-kanya lang talaga. Eme. Ayun naman, te, kasi hindi nga, paulit-ulit ako, hindi ako sobrang extrovert. So, medyo ambivert din ako. Feeling ko meron din ako mga missed opportunities kasi najahay ako or nahiya ako. Yung parang minsan siguro may mga sitwasyon na pinakanta ako, ganun. Dahil nga nag-inarte ka, ayaw mo na. Gusto mo pala talaga kumanta doon. Gusto mo pala mag-perform dahil lang nag-inarte. Nung nakita mo nang nagpe-perform ay nainggit ka. Ayun. Saka medyo indecisive din nga ako. Parang ikaw, at least nga, yun ang maganda sa'yo na yung decision mo, ito na talaga. Ewan ko, pansin nyo yan, te, di ba ang indecisive ko sa mga bagay-bagay? Ewan pa iba-iba na. Pero parang feeling ko nga, kasi te, kami support lang naman kami sa'yo, di ba? Pero parang halimbawa, ang dami mo talaga nagawa, te. Yung parang nakapag-vlog ka,
Nakapag-pad. Basta ang dami mo nagawa, nakapag-beta ka. Na parang ako, ako kasi very tamad eh. Napansin mo naman siguro na parang, shit, weekend, magpapahinga lang ako. Wala akong gagawin. Hihiga lang talaga ako at mag-denetro. Parang yun nga, ang dami mo nagagawa, te. Compared siguro, to. Okay lang yun. Timalay mo naman, mas marami ka nagagawa sa work mo. Ako pala, iwan ang ginagawa. Sorry, joke lang. Kanya-kanya lang talaga. joke lang po. Hindi ah, hindi kasi gusto ko rin shout talaga. Shout out po sa boss ni ano. Shout out, joke lang. Hindi, gusto ko kasi nga na may ibang ginagawa aside from work. Parang may time talaga nga na, hindi ko alam kung part yun na pagiging extrovert or pagiging hindi makali. May time na diba na, ano, takbo-takbo ako, sobrang runner-runner, may time na travel-travel, as in give na give sa travel, te, kada linggo, gusto ko may travel. May time naman na, nang nahilig ako sa gig, te, linggo-linggo, nanood ng gig si Tanga. Ang dami mo face ng buhay. Ang daming face, te. May time na, nag-move on, tsara, iyak-iyak. Joke lang, hindi, hindi. Nandun ako, te. Thank you for being there. Pero ngayon, te, pansin ko rin, ha, hindi na rin ako OA, ganun. Siguro ang face ko na lang ngayon ay, ngayon nga na parang tumatanda ka, medyo nauubos na rin yung enerhiya mo. Nag-focus ka na lang din sa mga bagay na doon mo lang gusto ibuhos yung energy mo. Like, work and YouTube, work and podcast, ganun. Parang, ngayon, mas sobrang gusto ko na tong podcast kesa YouTube muna. Malay mo, bumalik din ako. Sobrang na-enjoy ko to. So, medyo ganun yung personality ko. So, te, pag-usapan. Ito na yung niche mo. Sana nga po. Shout out. Please follow my podcast. Na ito naman, yung pagiging introvert naman sa dating. Sa tingin mo, advantage or disadvantage? Alam mo, may experience sa dating. Wag mo, wag ako, te. Wag ako, te. Ano, te? Siguro, balikan natin yung podcast mo nung nakaraan. Parang feeling ko, nung pinapakinggan ko kasi, nung parang nakahiga yata ako or something. Parang, nung sinasabi niyo na, oo nga, mas madaming taong nakikilala sa online, ganyan. Tsaka yun na talaga yung norm ngayon. Uh-oh. Pero te, ako both online and offline, hirap ako. Na parang, halimbawa, yung sinasabi ni Josa na may lalapit sa'yo sa bar, or akala mo naman nagbabar eh. Pero may lalapit sa'yo sa isang lugar, tapos ano, hindi ko kaya yun. Hindi ko papansinin yun totally. As in, hindi ako magsasalita. Pero, mm-hmm. yung sa online, siguro medyo kaya ko pa. Pero mm-hmm. hindi ko talaga kaya mag-sustain talaga ng small talk. Kwento ko atay sa inyo. Parang, itang hirap yung mag-introduce ka ng sarili mo tapos wala ka naman masyadong masabing fun. Tapos, yung parang, yun nga, parang wala, ano pag-uusapan natin? Ganyan. So, usually, makakakonnect lang ako kung kilala ko na noon or may something in common na. Ganyan. Yun. Pero hirap ako from scratch na parang, pag-uusapan natin? Nagiging tuod na naman ako parang wala akong masabi. Gets ko yun. Parang mag-a-apply naman siya sa lahat. Ang hirap makipag-usap sa someone na wala naman kayong common interest. Na parang yung mga naka-date ko naman din sa mga dating app ay parang kaya din kami nag-meet kasi meron kaming mga pinag-something in common na parang pero pansin mo na nga din agad kapag X kasi wala kayong mapag-usapan. Ayun agad. Ayoko na agad na parang wala na kami mapag-usapan na rin. Gets? Feeling ko tapos hindi rin ako din ngayong OA extrovert agad sa dating. Yung o baka in general ganun lang talaga lumande yung hindi mo naman agad. Hindi ko kaya agad ipakita na ako i ganun. Nag-give na give. Parang as a giver. Parang talagang mag-a-adjust ka din nga talaga muna. So siguro, so wala ago. Oh, relationship naman ganun eh. Parang bigayan talaga kayo. Pero yun yan. Parang hirap din ako te gumawa ng new relationships. Whether saan, siguro. Parang matagal. Kahit friends, gano'n. Friends, ano te, may levels. Parang kumbaga nasa tuktok ka yung college friend. Pero parang, ano yun ya, parang minsan kasi, di ba sa work, may work friends ako. Pero parang ano, more on work lang pag-uusapan namin. Iba yung... May friends din naman ako sa work na napupunta sa personal yung usapan namin. Pero parang it takes some time. Hindi ko agad-agad ikukwento yung mga personal stuff. Meron din naman ako mga kaibigan na parang, te, anong, ako na yung closest friend nila, te, pero wala silang alam tungkol sa akin. Yung gets, one way. may mga ganun ako. May ganun ako friendships. Yun. Gets. Ano nga yung tanong? Parang hindi ko nasagot.
Hindi, parang ginilawa mo na lang siyang general na paano gumawa ng relationship kapag ikaw ay introvert or extrovert. Pero yun yung medyo nakakaingit din sa mga super extrovert na andali nilang mag-make friends, andali nilang siguro baka buo nga ng relationships. Kasi ako siguro awkward din ako sa ano na yun, sa aspeto na yun. Kahit kunyari parang may new activity or may new group kang for example na lang sa PETA. Parang awkward din ako talaga sa mga bagong group na wala akong kakilala doon. Kaya buti na lang din kasama ko nga doon si Dustin. Pero ang naging nangyari doon, kami lang ang magkausap lagi. Dahil nga din, matanda na tayo, wala ka na rin time masyadong makipag-usap sa iba. Yung mga, hindi ko naman ako interesado dyan sa usapan nyo. Anyway, parang ano, feeling ko nga, nandun na tayo sa stage, wala tayong pakialam sa ibang tao. Na parang, parang yun nga, parang halimbawa, may isa kang friend. Ano ba? Yung situation yung ni Dustin. Oo. Pag magkasama na kayo, eh, may friend na ako dito. Eh, bakit po? Oo. Tapos irita na kayo sa mga pabibo parehas. Pero kunyari, kung kailangan ng sitwasyon mo na maging ipakita mo yung pagiging extrovert mo, kaya mong ibigay yun. Gets? Uh-oh. Parang kaya naman kung gusto. Oo, hindi pag hindi kailangan mag nang umepal. Galit pala sa mga airpan. Pero tayo, halimbawa, ako may time na parang, shit, bibibo ako, ganyan. Halimbawa, may isang event. Bibibo ako ng dalawang araw ko na rin event. Pero tayo, kailangan ba, Monday, Tuesday yun. Wednesday, leave ako tayo kasi naubos sa enerhya ko. Kailangan ako mag-recharge. Gets. O baka dahil na tumatanda. May ganyan din ako eh. Yung, wait lang, napagod ako makapag-socialize ngayong araw. Oo, yan. Papahinga ako bukas. Kaya so, minsan nag-cancel ako ng lakad. Hindi oo nga, ang hilig mo mag-cancel ng lakad. Parang hindi mo kaya yung sunod-sunod. Hindi ko kaya. Pero kasi ako medyo... dalawa lang per week or isa. Oo nga, pansin ko yan, te. Kasi ako parang medyo give na give ako sa friends eh. So, kung anong magkaayaan, talagang pupuntahan ko yan. Ako. So, ang dami mo set of friends. Yan din. Na nakakapagod din yan minsan. Parang kayo lang. Kayo lang, tsaka yan, ano... May work friends ako, pero ano, kasi kasama ko naman sila sa work, so pwede kami mag-dinner lang. Pero yung parang isi-set ko, ito kayo lang, college friends lang talaga. Oo, though ano yan, tatlong set yan, di ba? Within the group, may parang tatlong faction pa doon. So, yun. Medyo yun din yung difference ng ano, no, extrovert at introvert na, ano, kwari ako nga, tendami kong set of friends. Parang friends ko pa rin yung sa dati kong work, friends ko, may friends ako na itong music friends, may friends ako na bundokera friends, yung mga true. Na minsan din nakakapagod siya, nakakapagod maging extrovert. At ang daming re-regaluhan sa Pasko. Tsaka kala mo naman nagre-regalo. True din yan. De, parang, pero sa totoo lang, bawas na rin ngayon. Wow. Kasi parang binipili mo na nga lang din nga yung talagang mga sasamahan mo na ito lang talaga yung mga set of friends na kailangan mo sa buhay mo. Pero feeling ko kailangan ko ngayon ng maraming friends dahil podcast, maraming na magiging. So babalikan po natin yung mga dati nating. Bigla po siya magiging friendly ulit. hindi, parang hindi, happy rin naman ako na parang kungari kung konti lang ang friends ko, hindi ko ito magagawa. Eh ngayon, ang dami kong naiisip na pwedeng i-guess, ang dami kong gustong kausapin, parang gano'n. Yun din yung isa siguro sa advantages. So, te, ito na lang last, bigyan na lang natin sila ng last na advice na paano ba mag-succeed? Dalo na dun sa mga feeling ko, feeling nila, hindi sila fit, mag-work, or parang feeling nila, ano, weak sila dahil introvert sila. Anong magiging final advice and message mo sa mga introvert na para mag-succeed sila sa workplace or kung may gusto silang tahakit sa buhay mo? Sa nakaka-Bianca Gonzalez nung tanong. Ah, syempre. Iba. Ano, siguro, una, yun nga, siguro baliktad sinabi ko kanina na parang iset mo yung goal mo. Kung ano yung goal mo, parang keep your eye on that goal. Parang ito yung gusto ko ma-achieve. So paano ko iplanuhin mo paano ko siya ma-achieve? So if that takes na going outside your comfort zone na parang hindi ka komportableng ano, kailangan willing kang gawin yung mga steps sa iyo dahil gusto mo ma-achieve yung goal mo. Otherwise, tanggapin mo na hindi mo siya ma-achieve ganyan. Tapos siguro ano din, accept yourself for who you are kasi parang kung hindi parang, alam mo yun, parang hindi mo kailangan mag-pretend na iba kang tao para lang to please others and to fit with the norm. Kasi feeling ko naman, at some point, you'll find yourself dun sa
mundo na gusto mong galawan, kung yun talaga yung gusto mo, yung parang ganon, parang siguro mag-a-adjust ka rin, mag-a-adjust ka at one point, pero huwag sanang mawala yung sarili mo. Wow. Profound. Tapos, yun na, alamin mo kung sino ka, ganyan. Tapos, ako kasi, parang na-realize ko na parang sa mundo kasi na ginagalawan ko, puro meeting. Kasi maghapon na ako nag-meeting. Na-realize ko na parang hindi ko kaya, na while in the meeting, doon ako nag-iisip, nakikipag-socialize pa ako. Tapos parang may expectation na within that meeting na discuss ng lahat. Na-realize ko sa sarili ko na kailangan ko pala ng time on my own to think on my own or with friends, with work friends to discuss informally or na kami-kami lang or na mag-brainstorm. Pero kailangan ko ng time na gano'n. Hindi ko kayang mag-isip ng lahat dun sa meeting. Maybe because hindi rin ako comfortable sa lahat ng tao. Pero parang gano'n. Parang dahil na-realize ko yun, tinatry kong structure yung mga meetings ko at mga interaction ko dun sa mga tao. In that way. Kasi feeling ko, kahit siguro naman yung mga ka-meeting ko, kasi madami din ako tayo na office mates sa introvert. Siguro yung karamihan ng ka-close ko, introvert din. Kasi nga, same-same eh. Birds of the same feather. Mm-hmm. So parang yung mga katrabaho ko, ganun din. They think on their own, tapos magbabiber message kami sa group, ganyan. Tsaka kami mag-discuss or mag-zoom meeting. So, yun nga. Dahil kilala ko yung sarili ko na ganun ako magtrabaho, tinatry ko gawa ng paraan para ma-achieve ko ano yung kailangan namin ma-achieve. Tapos siguro, isipin din kung ano yung pinanggagalingan nung pagiging mahihain mo or ano. Is it introversion na kailangan mo munang nasa sulok ka at mag-isip? Or is it because you lack confidence? Kasi magkaiba yon. Kasi kung introversion lang na parang shift na ibang tao, ayoko makipag-usap, parang kailangan mo lang lumayo, mag-recharge, then okay na ako ulit. Mm-hmm. Pero if it's lack of self-confidence, siguro, kung halimbawa, feeling mo, kunwari, nung bago ako sa WASH, nung first work ko, sa current work ko, wala talaga akong alam to eh, kasi hinar nila ako as a DevCom person, pero specific yung work ko para lang doon sa water sanitation and hygiene. Mm-hmm. So wala akong alam, pero trinay kong i-immerse yung sarili ko dun sa mundong yon. Pumunta ako sa field, inintindi ko kung ano yung mga pinagdadaanan ng mga tao, bakit pa issue to, paano ko siya mako-communicate. So parang feeling ko, throughout that process, I became confident na kaya ko nang harapin yung mundo na, at kahit anong itanong mo sa akin, kaya ko sagutin. Mm-hmm. So parang yun nga, kailangan mo lang din siguro i-address kung bakit ka naglalack ng confidence. Parang i-work out mo. And then eventually, yun nga, fake it till you make it. Na parang eventually, mararating mo rin kung ano yung gusto mong marating. Tapos, understand din yung ugali mo na what overstimulates you. Kasi parang may isang event eh, na may kasama ako na super extrovert na ano na, may edad na. Pero ang ano niya, good morning! Tapos mag-iingay na siya, ganyan, iikot siya, bebeso niya lahat. Kasi ako as an introvert, hindi ko yun kaya. 7 araw kami magkasama. Tayo nung third day, parang yamot na ako sa mundo. Parang hindi na ako makausap, ganyan. Kasi nga, na-overstimulate ako nung energy niya. Na parang, shit, ang lakas ng personality, hindi ako ganun. And siguro dahil kaming dalawa yung facilitator nung training, parang meron ding pressure sa akin na parang, ala, si Tay, hindi siya nagsasalita. So, nape-pressure ako magsalita, ganyan. Nape-pressure ako maging extrovert. So, parang, ang ginawa ko noon, dahil nahihirapan na ako i-delete at napapansin kong yamot na yamot na ako sa mundo, kaya try kong halimbawa, pag dinner, hindi na ako sasama. Pag lunch, kakain ako mag-isa. Just to have my personal space. Kasi alam kong pag hindi, ano, puputok ako, sasabog ako, na parang, yun yan, parang tinatry kong i-workout base dun sa kung ano na nararamdaman ko na kailangan ng sarili ko. Tapos, ano pa ba? Daming tips. Siguro yung daming alam. Ano lang, siguro te, growth mindset din. Kasi parang minsan habang nasa mundo ka, parang feeling mo, parang ako, nung bata ako, feeling ko hindi ako magsistrive sa mundo na puno ng extrovert. Kasi feeling ko may kulang sa akin. Parang feeling ko tinake on as a challenge ko rin yan na parang kapag parang kailangan ko magstrive dahil kailangan ko mag-grow. Kailangan ko ma-achieve tong goal na to. So, parang ganun. Parang growth mindset na parang, ano lang, mag-isip ka kung paano ka mag-grow as a person. Tapos yun. Tapos siguro ano, huli siguro yung
to find a way to interact with the world na parang hindi mo pinipilit yung sarili mong maging extrovert. Na parang, balik doon sa kanina na you just be yourself. Yun. Yun lang po. Yun po, ang talambuhan. Yun lang pero ang dami. Pero tayo ang ganda. Parang kahit hindi lang siya mag-a-apply sa mga introvert, parang sa lahat pwede siyang mag-apply yung mga sinabi mo na yun lang, fake it until you make it, yung growth mindset. Wow. May ano tayo, summary, joke. Ayun, te. Ako naman, extrovert. Well, paano ba? Wala na ako madagdag. Ang dami mo na sinabi. Napagod ako, joke. Daming alam. Hindi, maganda laging paulit-ulit na yan dito sa podcast na be yourself, no? Parang kung ayan ka talaga, embrace mo yung sarili mo, tapos, saka siguro din, baka sabihin nyo, be yourself, so hindi mo na, wala ka ng room for improvement kasi lagi mo sasabihin, ito na ako eh. Parang i-assess mo rin nga yung sarili mo na kung ano ba yung pwede mong baguhin. Pero kung yan ka talaga, at saka kung dyan ka, minahal din ng mga tao sa paligid mo, di ba? Ako yun tayo, lang. Siguro yung gano'n, pag may naaapakan ka ng tao, parang mag-isip ka na parang kailangan mo mag-adjust eh. Pero kung hindi, fine, ganyan ka. Oo. Yun nga. Parang kung hindi ka naman nakakagawa ng masama sa ibang tao, kung wala ka namang naaapakan. Naargabyado. Naargabyado. So, ate, thank you so much kasi... Thanks, te. Hindi lang nga siya mag-a-apply sa mga extroverts at introverts. So, ako hindi rin naman ako sobra ding extrovert. So, ambivert yata ang tawag sa akin. So, madami ako tagay na nakuha din sa'yo. Na, so, ang galing din na sobrang magkaiba natin. Parang contrast siya. So, ibang magkakaibang experience ang ating na-share sa isa't isa. Ba't ka nagsa-cellphone? Pinagalita. Tapos na. Siyempre, mag-thank you pa ako. I-upload to sa YouTube. Wag ka nga. So, ayun nga. Yung sa mga listeners, mga justers, mga Kudaseri listeners na gustong mag-send ng message, tapos sasagutin natin yan dito sa podcast. Maghahanap ako ng right person to answer your questions. Pwede kayo mag-send ng voice message sa anchor.fm/jazzaberilla/message. So, ayan, pwede kayong mag-ano dyan, tapos sasagutin. Kung gusto nyo si Kat Ebora sumagot, okay lang, tatawagin natin ulit siya. So, Tay, meron ka bang gustong i-shout out, magpasalamatan, and all? This is your time to shine? Feeling ko kasi ang mga nakikinig lang din, ang mga hanggang dulo makikinig, eh, mga friends lang din naman natin. So, bilang ang dami ko nasabi. Shout out po sa mga college friends namin. And syempre, Tay, ang mga solid justers sa mga kapatid ko. Si Carlo at si Kalin, tsaka Tay, yung boyfriend ni si Kim. Na boyfriend mo? na wala. So, single po yan si Kat Ebora. Sinasabi ko sa inyo. Ito na pagkakataon niyo. Te, banggitin mo yung mga college friends sa ating mo. Wag na. Isa-isa. Te, sige, banggitin natin. So, shout out po kay baka may makalimutan ako. Malagay ka. Shout out po kay Dustin, kay Melba, kay Arlene, kay Argeline, kay Blair, kay Annie, kay Anichi, kay Ate Ning. Quiz night people. The complete. Complete. Baka may mga mamiss ka sa mga office mates mo. Wow, para makinig naman sila dito sa iyo ko dasari. Sa mga office mates ko, feeling ko si Wiz lang tsaka si JP ang makikinig dito. Tsaka, siguro si Rodel at si Faith. So hello po sa inyo. So thank you Kat Ebora for guesting. Marami, medyo nagka-struggle tayo sa episode na to at marami po kaming planning na ginawa kung paano kami magka-come up sa isang topic na buo. Kasi medyo OC nga siya, gusto niya ibuo yung topic. Pero maganda, nagustuhan ko tong episode na to. So you can listen to Kudaseri on Spotify. I-upload ko po ang aming video na kung saan kami nag-uusap sa YouTube, Google Podcast, Anchor, and you can also support this podcast sa anchor.fm/jazzaberilla/support. Thank you so much, Kat Ebora. Magbabay na tayo sa mga jasters. Bye, jasters! Bye.